Kung sa katauhan ng mga bata, may mensaheng ipinararating sa atin ng Diyos, paano ka naman naiging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos sa iba? Isang masagana at puno ng pag-asang araw ng Lunes, Kapanalig. Ikalawa ngayon ng Oktubre, kapestahan ng mga banal na anghel na tagatanod o guardian angels. Angelo sa wikang Griego ang katumbas ng salitang anghel, na ang kahulugan ay tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. At bawat isa sa atin, pinagkaluban ng Diyos ng anghel na tagatanod na siyang nag-iingat at gumagabay sa atin upang huwag mapahamak at mabulid sa kasamaan. At higit sa lahat, upang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos sa ating salita at gawa. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at tinanong nila siya, "Sino ang masuna sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at ipinagitna sa kanila at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo na hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging katulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. At nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito, siya ang pinakamalaki sa kaharian ng langit. At tinatanggap naman ako ng sino mang tatanggap sa batang ito nang dahil sa aking pangalan. Huwag sana ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit." May iilan akong mga pamangkin at marami-raming mga inaanak. At syempre, dala nito ang hindi maiiwasang tito o ninong duties. Abala man ito sa iba, pero para sa akin, ito ay kaabang-abang. Kasi kapag kasama ko ang mga bata, gumagaan ang aking pakiramdam at marami din akong mahahalagang paalaalang nakukuha. Ang isa dito ay ang kanilang pagiging palaasa o dependent. Lahat ng bagay, ihihingi nila ng tulong at di sila nahihiyang humingi nito. "Tito, pabukas na mo nung juice. Ninong, may shoelace please." At nariyan yung itataas na lang yung kamay dahil gustong magpabuhat. Bakit ito mahalaga? Kasi tayong matatanda, hindi na marunong umasa at humingi ng tulong. Actually, para sa atin, kahihiyan na ito. Dapat kasi, pag matanda ka na, self-sufficient ka na. Bawal ang pabigat. Dapat may ambag. Strong, independent, at self-made. Pero sino nga ba sa atin ang totoong self-made? Mga kapanalig, huwag nating kalimutan ang isang mahalagang katotohanan, na ang lahat ay grasya. Lahat ng meron tayo ay kaloob ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil lahat ng bagay sa lahat ng pagkakataon bumubuo sa atin ang awa at grasya ng may kapal. At kung wala ito, wala rin tayong mararating at makakamit. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang mga anghel na tagatanod o mga guardian angels. Diba nung mga bata tayo, palagi natin silang kasama sa panalangin? Eh ngayon, ang mga anghel ay mga sugo mula sa langit para tayo'y bantayan, gabayan at tulungan. Naway tanggapin natin ito ng buong puso at pagpapakumbaba. Hindi kabawasan sa sinuman ang umasa sa Diyos, bagkus ito ang tunay na lakas. Wala nang mas matibay pa sa isang taong buong loob ang kapit, hindi sa sarili lamang, kung hindi sa may kapal. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan.
Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilayan natin.